Meron pa tayong 81.4% na hindi pa nagsusubscribe sa YouTube channel ko. Bago ang lahat, huwag nating kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, and click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notifications. Ano na nga ba talaga ang problema ng Barangay Ginebra? Marami na ngang nagsasabi na si Jamie Malonzo nga malilipat na talaga sa Barangay Ginebra. Ano na nga ba ang kaabang-abang dito? Well, sana ngayong darating na season makapaglaro na nga si Malonzo sa Ginebra at pwede na natin i-welcome ang player na to. Pero medyo malabo pa yan dahil wala pa tayo nakikita o nagsasabing na i-trade na ito sa Barangay Ginebra. Well, dumako naman tayo sa ibang koponan. May farm team na nga ba sa PBA? Well, kung ako ang tatanungin mga parkoy, meron na ngang farm team. Ultimo sa ibang bansa, meron ng farm team dito sa ating bansa na larong basketball. Marami nga nagsasabi mga parkoy, ito ang NLEX Road Warriors na ang bagong team ng TNT Katropa. Dahil alam na natin at marami ng mga nagbabalita sa social media na si Rosario Gabbanal of Tana, Suyod at Brandon Roser na-trade na naman sa isa't isa at nagkaroon nga ng 3-team trade. Well, nakakapanghinayang lang dahil nga marami nang nangihinayang dito sa PBA dahil parang wala nang ang kwenta ang mga nangyayari dahil nga sa mga trade na yan. Sino nga ba talaga ang nanalo dito? Ang Blackwater Elite or TNT Katropa o NLEX Road Warriors? Well, sabi nga ng iba, ang NLEX Road Warriors nga talong-talo nga ngayong season na to dahil nga ibinigay nga nila itong si Calvin Oftana sa ibang koponan na katulad nga ng TNT Katropa na iniisip nga ng mga fans talagang ang TNT farm team ang team na ito, NLEX Road Warriors. Well, wala nang mga bago dyan mga parkoy. Sino nga ba talaga ang panalo sa 3-team trade na to? Sino pa ba? Siyempre, ang Blackwater Elite. Dahil alam naman natin na si Brandon Roser kapalit nga ni Troy Rosario at Gabbanal. Well, hindi ko pa alam kung ano pa mga susunod na mga trades na yan. Dahil ang Calvin Oftana, pati si Suyod, talagang mapupunta na nga sa ibang koponan na katulad ng TNT Katropa. Sino nga ba ang talo? Siyempre, wala nang iba ang loser team na NLEX Road Warriors. Well, marami mga rulings nga na mga nangyayari sa Pinas pero sino ba ang nagkakaroon ng benepisyo dito? Diba ang mga player din? Pero nanganganib din ang ibang player dahil nga tayong mga PBA fans nagkakaroon na nga ng farm team na katulad nga ng ibang bansa na dito sila kumukuha sa ating koponan. Alam naman natin mga star player natin nagsisilipatan na nga katulad nga sa Australia, Korea, Taiwan at Japan. Marami na nga tayong star player na talagang lumilipat doon at maglaro at ipresenta ang kani-kanilang team. Baka isang araw magising na lang ang PBA. Wala na tayong mga star player na naglalaro o nagpapadrop dahil nakukuha na nga ng ibang bansa. Kayo mga parkoy, ano ang inyong magiging opinion dito? At sasagutin natin yan. Isa-isa. Hanggang dito na lang tayo. This is Tondaboy Vlogs. I'm out. God bless you all.